Okay, SPay later tutorial na naman tayo, no? At mga katanungan ninyo ating sasagutin kung bakit yung iba or karamihan pa dito ay walang SPay later. At paano nga ba ito i-activate, so on and so forth. So kung bago pa lang sa ating channel na Job the Vlog at gusto mo mga tutorials kahit kung ano-ano pa, no? Don't forget, please consider mga lords, please subscribe naman po and you can comment anything down below. Okay. So, SPay later. So, ito yung Shopee natin, ano. Yung may mga SPay later na activate na, then congratulations. Sa wala pa, I don't know, kasi depende kasi mga lords, ano. Pag meron na kayong application, may nalabas minsan, nagpa-pop up dyan, somewhere dyan sa app na yan, about SPay later, ano. Tapos mag-apply ka, magre-register, ano. So, dito, ang nakita ko dito sa app na to, wait lang, i-scroll ko lang siya. Dito banda sa may gilid, may nakita akong finance. I don't know kung napapansin yung finance na yan, ito. May peso sign tapos, kulay orange finance. Pag-click nyo po yan, may option dyan na financial products. Yung SPay later tsaka insurance. So bago tong insurance na to, ano, pag-uusapan natin yan in a different vlog or video, ano. So SPay later, pag clinic mo yan, yan na yung magre-register ka. Dito depende kung ano yung i-grant sa'yo, 2,500, 5,000, 10,000, so on. So, pero I think nagsisimula siya sa ganyan, 2,500. At depende po kasi, ano, kung kayo ay empleyado, kung kayo ay freelance or yung self-employed or so on and so forth. Kasi nilalagay nyo rin po doon yung ganyang mga detalye. So, pag automate nila doon or pag check nila, doon nila babasihan kung ano yung grant nila sa inyo. Pero pag nag-start kayo ng 2-5 at tapos good payer kayo, advance or lagi kayo nagbabayad, hindi kayo late, of course, tataas ang inyong credit. Ang mga katanungan, halimbawa, 3,000 yung aking uutangin. Tapos, 2,500 lang yung credit ko. Okay. So, I think, hindi ko pa naman na-try kasi gamitin yung SPay. Ayaw ko kasi mangutang sa gantong mga applications, ano. So, I think, ang mangyayari dyan ay babayaran mo upfront yung 500. Pero, sasagutin natin yan kasi may FAQs po ang Shopee SPay later. So, ang tanong, bakit ako lods? May mga ganong comments, ano, bakit kami, bakit ganito, wala akong SPay later whatsoever. So, ito, ano, sinerge ko siya at Shopee talaga ito, ano, help.shopee.ph. So, buksan nyo lang to, ano, search help.shopee.ph. Other FAQs related to SPay later. So, malinaw na sinasabi dito, pwedeng taglish version, ano, Tagalog English, why can't I see SPay later on my app? Bakit hindi nila makita or bakit wala sila? Sabi dito, as of the moment, SPay later is only available for select Shopee users. So, malinaw, selected lang as of now. As of yet, hindi pa po lahat. So, sinerge ko to, ibig sabihin, updated tong kanilang FAQs na to related sa SPay later. So, hindi ko alam, sortihan siguro na meron ako at meron yung iba dito at medyo, unfortunately, yung iba wala. So, wala tayong magagawa doon, ano? Kahit nga, ang tagal-tagal na ninyo, lagi naman kayo nabili, ano? Libo-libo na. Hindi ko alam, pa umabot ng 100,000 na ang nabili nyo sa Shopee or kung magkano man yan, kahit yung iba nga, kahit 1,000 lang nabili, meron na agad silang SPay later na option. So, wala eh. Talagang random siguro, ano? And why am I unable to complete my SPay later application? Why does error 22 keep showing up? So, ito naman, ano? Kung meron ka at hindi ka makapag-go through, hindi mo makomplete, bakit? So, yung error 22, so may mga gantong lumalabas, ay nangyayari daw sa mangilan nilang Android mobile phones without Google Play services. So, kung walang Google Play services, nangyari siya. Ang users affected by error 22
are not able to access the facial verification step in their SPayLater application process. So walang facial verification kaya ganon. Okay? If you have downloaded Shopee using Google Play, or if Google Play is still available on your device, kailangan yung gawin to, ano, para makapag-go through. Itong nasa box na to. Okay? A, update Google Play service. So, climb update yan. Screenshot nyo po ito, ano, or search na lang itong help.shopee.ph. Please go through the facial verification step in the application process. Pangatlo, if it doesn't work, kung hindi pa rin gumana, maghintay ng 10 minuto and ensure that the device has internet connectivity. So, pwede mong i-reconnect, i-establish yung iyong internet connection. So, mas maganda siguro kung naka-Wi-Fi ka. I don't know, kasi naka-connected ako sa Wi-Fi. Pero kung data, much better kung strong data ang gamit mo, no? Restart the device. Restart mo yung device mo. And redo from step B. Okay, so go through the facial verification daw ulit in the application process. Yan lang, ano? Tapos, yung Android mobile phone users na walang Google Play services will not be able to finish their SPayLater. So, hindi yan mag-go through kung walang Google Play services. We apologize for the inconvenience and will notify you once the feature is available for all devices. Okay? So, kailangan yung may Google Play services. When is my order considered complete? Paano malalaman? Your order is considered complete when you have click order receive. Ganun naman talaga yun, ano? Pag clinic may order receives, tagal na natin itong bumibili, ano? Sa application, or when it is completed automatically through the expiry of the item Shopee guaranteed period. To know more, click here. Okay. Can I change the billing date? So, sabi dito, we currently do not support changing billing dates. So, hindi pa pwedeng palitan ng billing dates. Pero, of course, Shopee is looking to it if they can support this in the future. Malay mo. Sa hinarap. How can I process partial payment ito? Mga katanungan. Paano magbayad ng partial? Partial repayment on your SPayLater is not available at the time being. So, hindi po pwede ang partial repayment on your SPayLater account. Hindi siya available. Why is my payment not reflected on my SPayLater account? Bakit hindi nagre-reflect ang binayad mo? You may encounter some delays. So, may mga delays daw in the posting of your payment through certain payment centers. Please wait a few minutes and check again if the payment has been pushed through. Kung kakabayad mo pa lang, much better after 30 minutes, 1 hour, or kinabukasan. Tingnan mo, ano? At mas maganda magbayad ka a few days before the deadline, ano? Late payment postings may lead to additional late fees. Ayan, ano? Pag late ka, may late fees to your SPayLater account. Para ma-avoid yan, please make sure to always pay at least 2 days, yung sinasabi ko, no? Before your due date when paying through payment centers. How do I increase my credit limit? Okay. The SPayLater credit limit is automatically adjusted siya, no? Automatic daw yan. Based on good repayment performance over time. So, kung good payer ka, advance ka magbayad, on time, walang delay, tataas ang credit limit mo. How do I pay the late fee for SPayLater? Ang penalty po sa late payments ay 2.5 hanggang 5% monthly. So, kung yan ay 200 din, calculate nyo na lang. It is applied to the outstanding loan amount and interest. To pay for this, check your bill on the SPayLater main page for the total outstanding amount and tap pay now. Kung meron kayo outstanding bill, you cannot check out through SPayLater. So, hindi na kayo pwede mag-SPayLater. Of course, kailangan nyo yung magbayad or tawag dito. Pagka-receive nyo, bayad agad ng COD. Pag hindi pa kayo nakapagbayad sa SPayLater. Please remember that persistent delays can affect your SPayLater credit limit, or baka matanggal pa yan, ano? Pag hindi talaga kayo nagbabayad or may mga delays. You know, freezing of the Shopee account, pag hindi kayo nagbabayad or later payments, restricted use of Shopee vouchers, saka record of late payments. So, click here to note how to SPayLater bills. How can I deactivate my SPayLater kung ayaw mo naman ng utang? While the SPayLater service may be offered to you,
you are still required to activate it to be able to use the service. If you do not wish to use the service, kung ayaw mo, you can simply choose not to activate it. So kung ayaw mo naman, di wag mo na i-activate. However, please note that once you have successfully activated, pag na-activate mo na pala itong SPay Later account, you will not be able to remove this feature. Hindi mo na siya matatanggal sa application mo. So, of course, option lang naman siya. Kung ayaw mo siya gamitin, di wag mo gamitin yung SPay Later. Doon ka sa COD or other way of pagbayad. No? Meron namang Shopee Pay, COD, GCash, so on and so forth. Is my SPay Later bill affected by the Bayanihan to Recover as One Act? So, itong Bayanihan Act na to is one-time nationwide 60-day grace period that shall cover loans available. So, natapos na to, ano? So, wala na yan, mga lods. What should I do if I encounter problems with the SPay Later page? Kung nakapag-encounter kayo ng ganito, try yung basic troubleshooting guide. Ano nga ba ito? Pag-click mo yung troubleshooting guide, mapupunta ka sa Shopee PH Help Center. Basic troubleshooting guide. Please note that you don't need to do all the troubleshooting tips. You may find what works best for you. Kung ano lang ang gagana sa'yo. Para sa mobile app, close and reopen yung Shopee app. Force close the Shopee app. Okay? I-clear mo i-close mo muna lahat, ano? So, for Android, open the settings application, scroll down, tap application manager, then scroll down in the download list, tap the name of the app, lastly tap force tap to fully close the application on your device. So, ito naman ay for, ano naman, troubleshooting. I-follow nyo lang lahat ng links dyan, ano, para hindi na natin isa-isahin. Ang mahalaga ay nalaman nyo na hindi pala lahat ay nakaka-access ng SPay Later. I think ako yung pinakauna, o kung hindi man, isa sa pinakauna na nag-post sa YouTube about SPay Later. Kung pag search mo yan, how to activate SPay Later, makikita at makikita mo sa top 5 ang pangalan na Jeff the Vlog. Ano? So, ganyan po. At ang dami-dami nagko-comment. Ngayon ko lang ulit naisipan mag-follow up kasi napunta ako sa NFT content sa mga tokens at mga games, crypto games. But ngayon, naisipan ko na rin talaga bumalik sa mga tutorials kasi mas in-demand siya. Don't forget to support this channel by subscribing. Mag-comment ko anong gusto nyong makita sa YouTube ko at mga review natin, mga tutorials. Maraming salamat mga lords. Till our next upload. Paalam!